day with a lot of backtracking on our topics that we have. So later, I have to add up some notes on our next chapter, on chapter 4. Okay, I've already found the parts of the activity that I posted there. Okay, so before we start, let me share the lesson 1 of chapter 3. So i-review ko lang gamay so that you can have a, I know you are, some of you are doing this, but you're not you're not familiar, or you're not aware that you are already performing security or network security on your devices, and especially on your cell phones. Viewable. Wala pa, sir. Ara na? Okay na, sir. Kitaon na, kitaon? Yes, sir. Oh, sige. So this is on chapter 3, lesson 1. So computer and network threats security and security. So I know that some of you have already gone with answering the quiz, okay, a short quiz for this. So this is in relation with how network security is being done in our networks. So it is created by layers. Anong layers? Sampaw-sampaw. Hindi lang siya nga isa lang gid ka level. So there are a lot of line of defenses that we are working, okay? Especially on the IP addresses, especially on the passwords. Okay, password is very basic. Okay? So layered security refers to security systems that use multiple components. So when say multiple components, hindi lang isa. Okay? Damo. No, pareho ba lang nga sa mga inobra sa mga kadamaan diri sa aton, sa mga ladies naton. Okay? I do hope you get my point that you have a lot of levels of security pertaining to your in choosing your future boyfriends, di ba? Okay, so may mga ano kamo na, may mga ano ni sa ginapagtawag niyo ni, may mga pagtilaw kamo nga ginahimo, di ba? May mga inatestingan niyo kun din gid hasta ang ilang mga ang kasinsiro sang isa sa ka mga nagapangaluyag sa inyo, di ba? Okay, the password. So kung kapasar na sa una nga test, so proceed with the next test. Okay, yung muna, the layered security na siya. But this security, as you have noticed, can bring slowdown, lags or delay, okay, into our operation. Okay, so mas mayo na lang secured ang imo network sang sa matotal blackout ikaw. Okay, years ago, I've been using antivirus, okay, in the form of internet security. Okay, so nakabakal ko na siya licensed nga internet nga antivirus software, nga software gila. Okay, so ang iyang na-perform is on ang iyang focus on the internet. Any connection, any outgoing request nga ginhimo, okay siya. Okay, pagbalik sang request ko for a web page, dira na siya dira mo na makita ang ginatawag nga slowdown. Okay, kaya nga gina-filter niya
ang tanan nga signal, tanan nga data nga gina-accept nakon pasulod nga gin-request ko. Okay, especially on the pages nga hindi siya frequently visited by me. So ang gwa niya tama kahinay sa akon nga internet. Okay, even though nga high speed ang connection, especially ang una dito po sa office. So ang gagwa, nag-slow mo. Okay? So what I did, gin-change ko na lang ang iyang level of security is only on the files. Okay, hindi na siya mag-filter sang ano sang akon nga network. Okay? So para magdasig lang. Okay? So the purpose of layered security approach is to make sure that every individual defense component has a backup to counter any flaws or gaps in any other defenses of security. Okay? So sa atong diri nga layered security nga ni hindi lang siya sa files, hindi lang sa connection. There are a lot of factors nga dapat naton i-consider. Okay? So we have here the 7 layers of security. Okay? So we start here on the first layer, sa human layer. Okay? Human layer. Munang pinaka-outside core niya. Okay? Outside core. Okay? So, kita as a user, dira kita kasulod. How do we secure our resources? Okay? Magsiling kita resources aton nga mga gamit, aton nga mga aton panimalay, aton kaugalingon nan dira na ta gasulod. Paano mo na siya i-secure? Okay, very basic na siya. Oh. So to protect the human assets naton. Okay? Dira na ta gasulod. Then your perimeter security. Anong perimeter security ni siya ginatawag? Perimeter security pertains to the security within your working space, your homes. Dira nga ang mga kadabalay may kudal. Anong purpose ng kudal? Nga ang ginakudalan mong palibot sa balay mo. That is called perimeter security. To secure your property. Okay? To secure your property to intruders. Okay? Mapatawo man na siyang intruder, mapasapat man na siya. That is used to protect us. Hindi sa kadiretso sulod sa aton panimalay. Nga ang aton balay may perta. That is another perimeter security. Okay? Then, your network security. Okay? So, magsili kita network security. Amo nang aton nga mga firewalls. Okay? Firewalls na aton. Aton nga mga internet security. Okay? Ina-filter niya na. Okay? And then your endpoint security. What do you mean endpoint security? From your network device going to your your device nga ginagamit mo. Okay? Mo nang endpoint security. Anong security mo dira bago siya magsulod sa imong network device nga ginagamit? Okay? Sa imong cellphone, sa imong laptop, sa imong computer. Okay? So you need to put your some security over there. Then application security. Okay? So application security very common is siya sa aton nga mga ginagamit mag-connect kita sa internet ang aton nga browser. Okay? So may ginabutang kita dira nga pop-up blocker, may ginabutang kita dira nga mga filters sa aton nga application muna ganing aton nga browser. Okay? So if you have noticed, may mga ginabutang kadira nga mga restriction, may ginabutang kadira nga mga filter mechanisms dira nga hindi mayara nga mga child protection, hindi ma-open sa mga kabataan ang ina nga mga websites, okay? Then your data security. Okay? So data security pertains to encryption, okay, of your files, okay? So, iban gani gabutang pa sang password bago mo bukas ang isa ka file. Okay? Mo na mga high level security na nang mga files, folders. Okay? Iban sa aton katago sa mga ali-ali naton yung mga picture, mga
ano ni mga top secret files naton ginatago na ninyo sa may kwan ano ganin na sa secret folder o sino sino may secret folder sa phone. Hello, are you familiar with the secret folder or in folder? Yes sir. Ah, so ang mga ginatago dapat na wala na normal sa ordinary na browser account. Browser ning hindi sa kaon encrypted na ka, especially if you're going to share files, okay? So hindi sa madala. If you're not aware, sometimes sige lang pitik mo, naghatag ka nagali isang access iban, okay? It is a must nga mag-install ko sa mga app, di ba? Nasa nag-request na lalo na mga camera apps. Oh. The app wish to to access your gallery. Oh, tiko na rada ito na mga picture sa gallery. Ubus niya nakita. Ito kung basi keyboard ka lang, may kopya ka na to sa internet. Yung wala kong ginsend. Okay? And then the mission critical asset. This is your data that you need to protect. Amun isang pinaka-critical sa tanan ang sa tunga. Amo na gani nga bag-o ka makalabot sa tunga dapat mo istorya lang kontati sa mga buwis ito ka bukid ang akon gintaklad bag-o ko makalabot sa inyo nga panimalay na oh ito gid man 7 layers oh damo mga mga suba to suba ang akon gintaklad isa na kasuba li ito ka bukid at gintaklad bago ako makalabot sa inyo. Okay? Okay. So, take note of this. Not all is created equal. It does not require equal levels of protection. So, you need to think what is the very important data, okay, that you need to protect. Okay? So, hindi tayo nililipalari yung may iba nilita nga ito level na kaya itong personal level nga na. Okay? So, naman yan na subong walang label, di ba la? Hello? John Paul? Arakada? Si John Paul, malang na makarelate sa walang label, guro? Or si Junalyn? Medyo? Sad-sanda, sir. Ha? Sad-sanda. Oo. All sad. Ang pinulat ko mga may premyo, bla sa sad. Okay. Not so much with that. Sad ako, dahil yung tagaan kasi ang premyo. May lang kayo, may nulat ko link sa mga nga tagline. Sad ako. Post mo. Ayun, may raffle. Okay? So, again, not all data is created equal. So, you need to think, what is the importance of that data to you? Okay? Nga, protektahan mo na siya. Nga, itaguon mo na. Nga, i-secure mo. Okay? So, take note of that always. Okay, next. Here. So, types of layered security to use in your network defense. Okay? So firewall naton or our UTM. Okay? So firewalls can be found in our network devices, especially on routers. Okay? So this acts as a barrier between our network and the cyberspace. Kumbaga salaan. Okay? Salaan na siya. And endpoint and user protection. Muna mga protection na dutang naton sa aton ng mga end user devices, laptop naton, iPad, tablet, cellphone na gabutang kita dira sa antivirus software. Okay? So, bali lang yan nakasulat dito sa aton yung firewall. So, kung nakalusot siya, possibly nga, sa sulod. So kung wala ka protection sa imong end device,
So probably pati ikaw ma-infect sa virus, okay? Especially there are some companies nga ginabawal ang mga pag-use ng mga personal cell phones within the premises, ginapabili na. So hindi pwede ka makakonect sa network sang kumpanya. Okay? Kay man base imo nga device ginagamit mo sa sagwa, ma-infect indala mo sa sulod. So naglaptas sa sulod ang virus. Okay? So problema naman sa inyong company. Okay? Email filtering. Okay? So business emails. So sumunggang video na ito na okay. So archives. Okay. So email archiving. So archiving is keeping all the mails, okay, inside our accounts. Okay. So lately nagapang backtrack gani ko sa mga emails ko kay mandamdamo na nato puno ng inbox. I keep on deleting some emails nga especially ang kwan mula, ang notification sa Facebook. Data na kada if you have noticed na kada chat nyo, kada post nyo, okay, may notification nga nagagawa dito sa imo nga email. Okay? Okay man ang imo ginagamit dito sa kwan sa imong account sa Facebook, sa email. So dito na to. Okay? So encryption. So this is another way to protect our emails. Okay? To from readable format into a non-readable format while it is on the transit go from your computer going to another to your recipient. Okay? Web filtering. So muning alkohagina. So you're going to filter everything inside your network. So before installing a antivirus software, internet security software. Data encryption. So muning discuss naton on the next chapter. Paano mag to perform basic encryption. Okay? Then your mobile device management. Okay, I do hope you are aware of this. Okay, on your mobile devices. Okay, mobile security. Okay. This is critical na sa sumong. So madulas cellphone mo hindi. I do hope na some vertical files, especially passwords, are kept inside your mobile phone securely. Okay. So especially kung nag-COVID, tanong nyo password. And on the cloud. Okay. So dito na ito, pinasave ko na. So password vault is used to record all the passwords that I've been using on all the accounts, okay, that I'm connected with. Okay. So every time ginapa-save niya na, then ginatago sa my password vault. Okay. So ang virus is only 600 pesos. What is 600 pesos for 2 years? Okay? So piso lang na kadadlaw. Okay? So to keep you protected. Okay. So here is the importance of layered network security. Okay? Amo ni siya. So halin di sa dalom. Okay? Email scans, kinascan ta nang email na nagasulod or sa subong ang aton yung mga sending of files in our social media, especially on Messenger. Messenger is advised sa mag-send. Kaya gina-filter niya na. Gina-check niya ang picture. Gina-scan niya na bago niya ipa-send sa imo. Okay? Kumakalap sa imo. Then your passwords. Okay? So second priority.
Okay, then antivirus, and then the high priority nato ng firewall. Okay, ang gamay lang ding parts ng firewall, kaya man si firewall, medyo mahalan ni siya. May arak ito, firewall software. Okay, so bayaran mo na siya, amo na siyang nag-filter sa network. Okay, now and then. And all the time. Okay? Physical layer natin, nadabutang, nadarinod na sulod ang ato ng mga CCTV, and CCTV, surveillance cams. Okay? So, first interface, humans and machines. So, nadabutang, nadarinod na mga sulod natin. Okay? So, ato ng mga metal detector, key cards, familiar key card. So when you work later on call centers dira sa city, so may ID, ang ID mo na siya, that acts as a key card or keypad access point. So itap mo na siya sa box na sa perta, mabukas ang door. Okay? Or may himo na siya nga imong attendance, nag-agi ka dara, nagsulod ka na sa imong working place. Okay? Then, i-scan ko lang ang mga important items dire ha. Okay, so firewall, as I've said, this is a firewall. Okay. So from your internet, agi na siya sa router dire. Okay? Then malusot sa after sang router naton, sa sulod na sa mismo, agi na siya sa firewall. Okay? Going to your devices. So may ano ni siyang DMZ, this is called the demilitarized zone. Okay? So I think this is a subnetted network. Okay, can divide ni siya. Enterprise network, may aton ng mga server farms. So sa server farms naton, so web server, file server, DNS, mail servers, so dira na mo nang ginatawag na demilitarized zone. So magsiling kita demilitarized zone, so only few people have access with this. Okay? So mga administrators lang din maka-access ini. Okay? So sa sulod sa firewall na to, amo ni siyang gina-perform packet filtering. Okay? So a packet is an instance of sending a data from your device going outside network or vice versa. Okay? That is a packet. Okay? Isabla ka kung kita niyo na may sugat sa aton nga mga network device. Okay. So it's probably what no ay mobile is no pack ang inaad isa ka. Okay? Stay full inspection din sa pagto. Kina mo na brand firewall, ina-check niya. Okay? Ina-record. Access and authentication control na din nagasulod na din sa mga IP addresses na naton din siya naghalin. Okay? Ano sa adlaw masul, ano sa adlaw gin send? So may password authentication pag ina siya. And then our layer filtering DNS and SMTP emails naton diri nagsulod. Okay? Then network address translation. So this is the most important sinat naton. So this is used to utilize naton to map source and destination IP address of outbound connections. Okay? So gina-check na sa din pa kadto. So because each IP address has a corresponding domain in the internet. Okay? So this router, router functions. Switch hub. Okay, mga device natin. So, ang may security lang din, firewall, si router, then si switch. This is used to connect devices or segments into smaller and manageable sections of our network.
Okay? So, mag-address lang dang in-store niya kag si IP. Si Hub, this is a multiple. Kung baga kung hinay ng signal mo, gamitan mo Hub na gina-repeat niya ang packet of data. So sa subong, si Hub, daw wala naman nga may gagamit Hub. Ang gagamit lang sa ato niya network subong niya, ang uso ng subong, sa uso subong si range extender or Wi-Fi extender. Blang naman ba nila? Sino yung familiar natin ng Wi-Fi extender? Hello? Sino ba sinyo gagamit sa Wi-Fi extender? Sa mga panimalay lang mga ano ni ang ilaw Wi-Fi is high speed, okay, pero ang iyang distance nga makover lipot lang, so kinanglan mo na siya magamit sa Wi-Fi extender or Wi-Fi repeater. Okay, so bridge. This is also the same with the repeater, but it has some intelligence. Okay? Layer 2 ni siya yung MAC address. Okay? Layer 2 address. So, kuha ni siya, this is used to connect two networks, okay, to become one. Okay? So, kundang mo. Okay? Actually, ang ato ni router, hindi na siya maka-access sa bridge. Okay? So, gateway. So, gateway is the communication in our mail server, Windows mail server. So, sa pana, this is una pa rin ngayon ang mga definitions ng gateway. So, well, gateway has another definition. Gateway is our kumbaga, alagyan natin pagkad to going outside our network. Kanto sa internet. Okay. So, kumbaga, siyang pinakalagyan. Okay? Going out and inside our network. That is a gateway. So, natin na siya, that is the topmost ng IP. Okay? Kumbaga, siya lang ng IP, pwede na ito agyan pagwa. Okay? Sa ato niya network. So, if you are familiar with your routers, kabukas mo sa router, routers niyo sa balay niyo, or sa imong network device ra ang ginhulam niyo blas ang ano na nga sino-sino kakuha sang ano sang smart sino nakabil sa wala smart? Why nga why ka mo nakabil haw libre to why kid may nagamit dira sang smart hello. Nga, nga wala ko mo nagkuluwa to. Kakuha gani ko. Mayari okay, may video. May ano? May packet wifi man ba, sir? May packet wifi. Ah, may packet wifi. Kaya mga personal na inyo. Ari ko. Ako to. Pero wala ko mo nagamit. Backup lang ni backup device. So I'm using the ano eh. So I'm using the connection that I have here in Yesang Globe. But if the Globe connection fails, so I really use to connect to smart. Okay? So aside from this, I have another device pag yun nga ginagamit. Packet Wi-Fi man. But this is much still another packet Wi-Fi, but this is much sophisticated or much faster than this one sang LTE. Okay, this is a makakaya sa 5G. Okay, nga SIM card. Okay, ini 4G lang ning kaya niya eh. Okay? Kaya kung magamit ka sang 5G dito sa babaw sa mga remote area, wala na sang coverage. So mo na gin deploy ni Smart. Okay?
Okay. So load balancer, this is used to distribute workloads among multiple computers or clusters of networks. Okay? So dito sa aton sa ICT office or dito sa aton nga server room, may load balancer kita dito because we are using two duha ka network, duha ka connection sa PLDT. Okay? So we used to merge 100 okay, Mbps na ito nga connection to become 200 para mag-dasig siya. And then it is being distributed on our laboratories. Okay? So dito sa mic ones, sa may MIS, gagamit man ni sila. Okay? Sang load balancer. I don't know kung nagsugot to si DICT nga pwede ka connect sa ila nga ano isugpon sa PLDT nga connection. Okay? So, kung take note ha, kung magamit ka load balancer as a suggestion, ang isa mo ka network dapat si per line. Hindi kundi pwede nga PLDT tanan. Galing dito sa opisina, wala kita sang choice but to use same network. So, iban, ginagamit nila ya, ang pihak PLDT, ang pihak line nga network. Pwede siya kagapit di globe. So, para sa anong rason na ginaamo na siyang setup? Para kung mag-down si PLDT, si globe ang ma-operate. Okay? Kung mag-down si globe, may PLDT ka pang abilin. Now, that is the purpose of load balancer. Okay, another purpose niya para mag-balance or kundin dasig ang network dito na siya nang naga-ensure nga may kwan nga may connection ka man yapon. Okay? So si proxy server, proxy servers are used to cache. Anong cache? Cache na mag-pronounce niya ang cache ha, niyo. Basta ibla mag-pronounce mo suli, cache ba o kuluya? Cache. Okay? So cache is a temporary holding space, okay, of information for the client sa client side na ha. Okay? So this is used to reduce the amount of requests that need to be forwarded to the actual corresponding web server on the internet. Okay? So instead nga, for example, tanan kita magklase abi face to face, I'm going to require you to open the same website. Okay? Same website. So himuon kung wala kita proxy server, tanan kita ma-connect dito sa same website, ma-request. And that website will going to submit the same response. Okay? So kung may proxy server, dito na lang nakuhaon sa sulod ng proxy server ang information nga gin-request. So kung sino man tuyo nakakuha, masulod na sa proxy server, okay, ang information. So ang the rest na to yung nga wala pa ako na dito sa website, dito niya sa server, hindi na sa magwa pagkanto sa aton nga website. So, ang gawa niya, dasig ang aton nga connectivity, dasig ang performance ang connection dito sa may users. So, ang ihabon niya pagkanto dito sa may website, so, nag-login, okay? So password na lang ang iyang username. Okay? Amo nang purpose ni proxy server. Okay? And then si VPN naton. Okay? So private network, virtual private network. Okay? So this is used to connect to host using tunneling courses TCP, HTTP and others. Okay? So kung mag-VPN ka, bayad ka na to sila. Okay? Pero ang imo nga connection kung ano man to ilang internet connectivity dito kagagi. Okay? Pero direct ka nga naga-connect sa ila. Okay? Amo nang VPN. Okay? Then anti-spam. Hindi niyang pagkaon ha. Hindi ka magkaon sang spam. So anti-spam filter is a type of network security service primarily targeted for email communications. So, ang mga unwanted blank emails na ikarga mo to sa spam, okay?
So, i-add mo na ito sa spam. Automatic, hindi mo na siya ma-open. Okay? So, sa subong, though hindi nag-auto si spam, kinauralan niya sa pamagi, paano siya i-filter. So, ang uso naman subong, si scam. Amo naman ang ubrahon na, anti-scam. So, halong gin sa mga inang orderan niyo online. Ipapakita ko lang si Mana, may nag-uwi ng isa kaset na kutsilyo. Okay, chicken nuts. Nga wala yan man yung order. Pero ang delivery address, tama ka yung sakto. COD pa na. Okay. So kung magpati ka, biktima ka eh. Okay, naka-sale ko, no? Okay? So, si protocol analyzer and packet analyzer or sniffer. Okay? So, if you wish to become match techie or mauti sa isa ka network, so try to install a packet analyzer or packet or network sniffer. Okay? So, this is used to monitor or this is used to check all computers connected in a network kitaon ta hasta activity. Okay, nga ginaobtang user. So kay man by with the use of the IP address makita mo na to ang iyang kunan sa din siya nag-connect. Okay, so some person is wireless network monitor, so install mo na siya. Okay. Especially kung ang mga network nag-static, tanda yung computer skip. Okay? Sa imong computer. So, sa imong network monitor or Wireshark. So, pwede mo na tumaukay ang iyang yung pang-download, pati password na kitaon. Okay? Makita mo na siya. O din sa nag-connect, ano kalawig ang iyang sessions. Okay? So not so much with that, but this is also that this is only used for network administrators, ha? Okay. So this is the demilitarized zone. Then intranet. Okay, this is a common term. So magsiling kita intranet. This is within your network. Okay, hindi siya makita sa sagwa sa public internet. So meaning within the company, within the school, intranet na siya. Okay? So ang aton ginikon mga bilin mo consider nato nga intranet. Okay? Kitanan kita nga may tanan kita nga may account ang lang ang maka-access. Those who have no accounts, okay, over the bilin could not connect na. That is a good example of intranet. Okay? Magsiling kita extranet. Okay? Ang kinalay naman na extranet. Extension of private network or intranet. So, kumbaga, intranet man siya, pero ginhatagan mo sa isang extended nga isang capability ang isa ka user na mag-connect sa imong network. That is extranet. Kumbaga, ang iyang connection limited, not full. Kung baga, guest user, extranet siya tawag. Okay? Okay. So, let's proceed with another topic sa lesson 2 naton. So, securing our... Abap di lang. Huwag ko nagilip ma-share, no? Stop share and then share. Hello, ara pa kamada? Yes, sir. Okay.
So, ma-focus ko din sa mga ginagamit ng mga device. I know that all of you are using cell phones. Okay? So, this is common. So, securing our wireless network. So, your cell phones can be considered as wireless network. Okay? So, yung mga phone, may mga security feature na siya. Okay? Very common yung ginagamit. Ano ganyan eh? Yung swipe lang ka mo? Pattern? Yung gamit pattern? Yes, ako sir. Pattern lang. Open na pattern. Very common na siya. Next sa pattern, ano ba kayo? Ano ba sa pattern? Ano ang ano na pin sir pin o pin na pin click no personal identification number pin code okay. May iba yan pag yun passcode okay so gamit sa passcode so dapat one man combination letter ka gano'n number para mas number siya okay the passcodes or password. Okay, so system at key characters. Okay, so here, so in this networks, we have here the access point security. So, access point, ang sa aton nga tawag, ang sa aton bilang tawag nga sa Wi-Fi. Okay. So in networking, we call that as an access point. Okay? Why ang take note ha? Kay islanda na ang ating thinking. Wi-Fi is technology. Wireless fidelity technology na siya. Technology of wireless connectivity. Ang device, tawag naton wireless access point. Okay? Hello? Okay na? Kuha? Hello? Ang device, wireless access point. Makita ito ulit ha, ang makakita ang device na may antena, hindi na sa Wi-Fi. Pwede ka connect sa Wi-Fi. Okay? Oh. Wi-Fi. Oh. May Wi-Fi area ka mo. Pwede ka connect sa inyong Wi-Fi. Oh, that is technology. Di mangita kaya sa inyong ano nga device di lang inyong ano nga wifi device hindi sa wifi wireless access point di nang inyong access point AP okay AP oh. AP can be a wired connection or wireless okay access point so si wireless access point it's wirelessly connected sa wire connection. Okay? So, ginwiringan na siya. Dayon, dira na nag-propagate, nag-broadcast ang aton nga nga Wi-Fi. Okay? So, sino yung sinyo gagamit sang kwan? May mga ano ni? Ano ba tangin mo? Ano ang example ng aton nga mga packet Wi-Fi? So, sa packet Wi-Fi naton, that can be considered as our access point. Ang pinaka access point security niya sina ang inyong the administrator account imo password ano your so sa likod lang nabasa niyo na username users manual may ara dira nga kwan nga default. Okay. Ang default niya sina admin. Ang pinaka-default niya man niya nga password, very common, is 12345 or 1234. So, amo na gani, kung gusto mo mang sasko, islan mo iya nga kwan, nga ano ni nga password sa sulod. So, kapag kakita mo sang ano, sang iya nga device nga ginagamit, para sabi smart. Tandaan mo to ano nga ning default login name ni Smart. So, sudlon mo,
isang iyang apan nga network name, okay? Or the SSID, okay? Isang network name ha, SSID. Isla po password. Okay. So next, so SSID, this is the simplest network wireless network access control. Okay. Sir, network identifier or name. Okay? So, gina-change na siya. So, dire sa balay, ang akong ginubra, panagyapon, ang gin-change ko lang ang iyang SSID. Dayon, tanan ko nga connection, ang gingamit ko, wala ako gaga-login sa password. Why naman isang, kwan? Why ako gaga-connect sa SSID? Automatic, gin-set ko siya using the MAC address sa nga ako nga device. Okay? So, MAC filtering. Amo ni, ginagamit ko, si MAC filtering. So, access point can be configured with a list of MAC addresses associated with the client computers allowed to access the wireless network. So, if allowed, makakonect. So, kung hindi allowed, okay, hindi siya kakonect. Bisan kita mo pa dang iyang SSID, kag dayon makagamit ka, makasulod ka sa password, hindi ka ka-connect. Okay? Because those only allowed, okay? Those only allowed ang makakonect. Munang ginsulod mo dito sa iyang database, sa iyang MAC address. Okay? So, ari pa gid, the next one is the WEP, wired equivalent privacy. Okay? So, 64-bit na siya, yeah. So, encrypted ni siya. Okay. So, kung namunang ginagamiton mo, damo kita balan kung anong ano ni sa options sa aton nga wireless network. So, may web, damo na to choices. So, take note ha. Kung magamit ka sang web, dapat masaulo mo man ang iyang code. Lawig ni siya, hindi siya lipot. Okay? Then WPA, okay, Wi-Fi protected access, okay. So pag-udamo kita option, wahalin sa web, WPA, MAC address filtering. So initanan makita, I think makita man ni nato sa aton nga sa nga smart, okay. Iway ko pa man ni maukay gid ang iya nga connectivity, kaya ang ginagamit ko lang ding iya ni Globe kag ni Wi-Fi ko pud ni isa. I hope makarga ko man ang iyang app diri sa akong computer. Okay? So, ang as I've said, ang common lang ginagamit si WPA kag si web. The rest ini mga high level na ni siya yung mga connectivity options natin sa ating wireless security. Okay? So sa Bluetooth ninyo, okay? Ari pagid. If you are familiar sa Bluetooth na technology, okay, Bluetooth na transferring, ginagamit, yung lang mag-Bluetooth transfer, na ganyan na, ang, sa file sharing, bla, di ba lang ginagano na siya, nagpangayo na sa isang password or i-pair mo na siya. So be careful with pairing of devices. Okay? So, dapat mag-sharing ka mo dapat once lang. Every now and then, try to clear the pairs ang mga device yung pair ni mo sa mga Bluetooth. Okay? Okay, damo na na. Kaso nga automatic, nag-share. Kumbaga, nag-silo ang file, hindi dapat masilo dito sa pihak ng device. So, munang himuon nyo. Okay? Sa Bluetooth. Delikado si Bluetooth. Okay? And then, wired driving. So, amuning ginagamit kung gusto mo mang kwan, mag-connect sa ilang Wi-Fi o i-hack mo ilang Wi-Fi without their notice. Okay? So, wired driving na siya tawag. Wired drive.
Then, rogue access points or the evil twin. Okay, so be careful with this. Okay. So, gina-deploy ni siya kung gusto mo mang sasko, mang higop sang identity sang mga devices. Okay. Kubra ka sang daming hotspot. Kubrahan mo manda para mahigop mo tana nilang accounts. So, be careful with this. This is common on public Wi-Fi. Okay? I myself do not connect on public Wi-Fis most of the time. Especially ang public Wi-Fi lang ang nagahatag pangayo sang imo nga cellphone number. Okay? So, mas mayo na lang may sarili ka nga data. Okay. So, kung nagid ning required ang data, bisan magsulod ka sa mall, hindi ka kasulod, dapat may data ka. Okay? So, i-discuss ko na sa inyo si Cesar Cipher, ha? Okay? Para si Cesar. Okay, here. So this is your activity on Cesar Cipher. Okay? So Julius Caesar, ang ginobra ni Julius Caesar is a simple substitution cipher to send messages to his troops. Why we cipher messages? Ang rason nga na cipher nila messages. So, are you familiar with ang mga languages na ito? English, English, mga malam, mga panay. Hello? No, Todd. Ano, Todd? Na. Hello? Hello? Pogapon, sir. Todo. Lang, ha? Paan ko na na-share. Okay na, sir. Okay. Okay na. Okay. So, si Julius Caesar nagamit sang simple substitution to cipher, to send substitution cipher messages to his troops. So, si Julius Caesar is a governor of the Greeks. Okay. So, may mga conquest na sila sa muna. So, may mga messenger na siyang nagamit ng sa kabayo na sulat. Okay? So, those messages na ginsulat nila sa papel sa ilang para sa mga mensahero, para kapatid sa mga tropa, gina-change nila ang content. So nga, para kung makuha sang kontra in ang sulat, hindi mabasahan na yun. Ano na? Galingin, ulo na. Ano isa? Hindi mabasahan. So that's the purpose. So si Julius Caesar, ginagamit niya ang simple substitution. So by example, sa example nga ni, dala o letter, okay, ginugangan niya sa ito. So instead of letter A will become letter D, okay, and so on. Okay. So ang table na ni, this is called a rail or a tabular form, okay, of or system, okay, of substitution. So may ara pag idiban nga ng form para hindi ka na mo table nga mo niyo, okay? So on this activity, ano ang equivalent ni letter D? Simple lang. So, D, E, F, G. Na. So, node hasta da. So, kumbaga, nag-shift lang. Nag-shift three places. Okay? So, kung mag-shift na naman, example, balon shift, substitute, five. Oh, shift five. So, ang A, mahimo siya nga, ano na sa mga, anong letter A? Kung mag-shift five, A plus 5. Oh.
or 1 plus 5, it will become 6. So what's the sixth letter of the alphabet? So lumangin letter F, C, letter A. Okay? So here, so using the CSAR cipher, encode the name of your school. Encode, magsiling ka encode, butang mo ding original sa babaw, dayon sa dalom, ang iyang nga ciphered characters. Okay? Then, decode this message which was encoded using the CSAR cipher from this table above. So, ngitaon mo yung equivalent, substitute mo. So, what is the equivalent of letter Z? Anong diring sa dalom ni letter Z? Butang mo manda. Z, so sir. On. Okay? Kuha na ne? Hello? Yes, sir. So, yes, I'm going sir. To show you, may ginimbinto ko di ang device nga mas hapos. Nga daw si Sir Cyberman. Ngitaon ko pa na yung file niya. Kaya i-share ko sa inyo kung paano ni Obrahon. Kailang ha, stop sharing ko ha. Okay? So this is the cipher wheel. Kitaon? Cipher wheel. Blur, sir. So ang imong original nga character ara sa blue, dahil nang imong si ano na nga ciphered characters ara sa yellow. So may ano na di sa tumaw may mga spile no, na lupag daw ulan sa ano na la ikaw sa likod. Okay? So may pattern din siya na i-print mo na lang sa may papel. Kag i-cut out. Kag kulor-kuloran. So kung wala ka, pwede ka man kaubrasin it. This is just 26 characters. I-divide mo ang mga circle into 26. Tama mo letter. So ang isa, ang sasagwa, much bigger circle, ang sasulod, small circle. Okay? So pangitawag yung mga pattern, yung i-share ito sa BLE. Okay? And hindi lang ang CSAR cipher ang aton nga sa cipher ha. Lang. Kitaon? Bilini, sa bilini ha? Okay, sir. Okay. So, as you have noticed, ginbutangan ko ni filter ang aton yung mga quiz. Okay? So, meaning, hindi ka ni kakuha sang quiz yun ni ho, at chapter 1, unless nabasa mo ang bilog na lesson. Amo na nasubong ha? Base maningala ka nga, hindi ko yung kakuha. So, dapat, mabasa mo na yung lesson, mamark complete mo before you can take the quiz. And, ginbutangan ko, I think, nabutangan ko na ni time limit. Okay? So, i-increase mo na lang yung time limit sa sunod. Kung maglawig. Okay? So, maidugang na ko na dire sa may cryptography naton, much advanced. E man, kung gusto nyo mag-enjoy yes ang cryptography, damo pagid sang pamagis ang cryptography. May ara kita nga mga pasol-pasol. I think ara siguro sa extra notes dira. Na nakita nyo. Mga XX dira, mga symbols. So, kuret or dots, may meaning man na siya. Okay? So, sa radio communication, gani, sang una, nagamit man sa cryptography.
Morse code can be considered as cryptography. Okay? So, sino-sino may ara, pagit gani movie nga gin-produce sa una ang Wind Talkers. Sino kayo nalantaw? Sino, sino, sino? Si Kwan Bra? Si Nicolas Cage? Nalantaw ko muna kay Nicolas Cage, ang Wind Talkers, Bra? Ah. So, on that movie, they hire Native American people, okay? Because they have unique language around the world nga sila lang yung kaintindi, ginagamit nila to cipher messages, okay, radio communication messages using their language going to another station. So sa pagka station, may same human being man dito nga nag-receive sang ina nga language nga nakaintindi. And then isulat niya sa papel kag ihatag sa ilang commander. Okay? That is cryptography. Okay? So the process of sending is encryption. The process of of transforming that message into understandable message naman is decryption. Encryption and decryption. Okay? That is cryptography. Okay? So, any question? So, ang ini ang inyong activity, again, dahil lang, ano ha, ano na ganyan? Ang activity ninyo, isulat, pwede ninyo isulat na lang sa papel, okay, kay ibang sinyo, wala man sa printer, isulat nyo sa papel, kay picture na lang, okay? Hello? Sir. Yes, sir. So, gamitan nyo man ruler, i-box-box, bala? Okay? Para klaro. Okay? Again, please do not use blue ball pen. Kaya hindi kita o nasa kumpikturan mo. Okay? Gamit lang sang itom na ball pen. Hindi naman magamit lapis, ha? Okay? Yes, sir. So, ako na lang, ihatag sa inyo siguro next week ang inyong final project para during vacation, mamata-mata ni Obra. Okay? Okay na? Okay, sir. Yes. So, din ko makuha sa